Okay guys, so samahan niyo ako. Punta tayo sa elevator. Lulubricate natin yung bearing ng ating support strut. Nabasa na rin natin yung mga warnings and cautions. Pwede na tayo magsimula. So ang location niya base rito sa figure, lulubricate ako ng ano eh, lulubricate tayo ng support strut ng elevator. So base sa figure, nandito siya, banda dito. So bubuksan natin yung panel na yan. Samahan nyo ako guys, saglit lang to. So meron lang tayong dalawang lubrication point. Actually isa lang, one per side. So meron tayong left and right elevator. Meron lang tayong dalawang lubrication point. Yan, gumagita nyo guys. Yan yung location ng ating lubrication point. Yung kulay red na yan. So isa sa kaliwa, isa sa kanan. Okay guys, so most probably nandito yung location ng ating support strut. So bubuksan ko to para makapag-lubricate na tayo. Ito yung panel natin, 344 dB. Sisimulan ko na kasi medyo marami-rami tayong screw na tatanggalin. Yan, mahabang panel siya. So magtatanggal muna ako ng ibang screw kasi nahuhulog, baka mawalan tayo ng screw magkulap. Time lapse na ulit tayo guys para hindi sayang ating memory. Medyo nangalay na tayo, so tinga na lang konti at itutuloy natin. Ito nung gitna na lang yung kulang, yan, yung two lines na yan.
Yan na lang tatanggalin ko, tapos pagbababa na natin yung panel. So nakita nyo, mas matagal pa yung pagbubukas ng panel kaysa sa paglulubricate niya. Nakalimutan ko nga magdala ng ano, ng cap para lalagyan ng ating mga screw. Shoutout sa mga mekaniko dyan na kaya magtrabaho mag-isa kapag sobrang dami ng flight or sobrang dami ng workload. Yan, tulad nyan, mag-isa lang tayo. Pero kaya naman. Easy job lang naman to. Oh my God! Basta magpapahinga lang ng konti kapag medyo pagod. Wow! So tuloy na natin guys para matapos tayo. Siya mabuksan yung panel, kita niya naman ipaparalaki ng panel. Problema nga lang, wala ko patanggalin yata itong panel na to, pero tatry ko na pasok na lang natin yung ating grid. Ito yung ating ano, support strut na tinatawag. Sa kabilang end nya, yun, nandun yung bearing. So kung titignan natin dito sa loob, yan, ayun yung bearing. At ayun yung grease point. Ayun yung ano, lubricating point natin guys. Isa lang siya. So ito yung lulubricate natin. Palagay ko kaya naman ipasok dito yung ano natin, grease gun. I mean yung ano, yung hose ng grease gun. Para hindi ko nabuksan to. Kasi para buksan to, tatanggalin ko pa to. Another panel na naman tayo. So maubos oras natin. Meron naman tayong enough space dito. Sigurado kasha yung ano rito, yung hose ng ating grease gun. So yan guys, kita nyo support strut ng ating elevator. So ito nga pala yung elevator natin. Yung elevator na to ginagamit along the lateral axis. So pag yan nakababa yung aeroplano, magno-nose down din. Kapag ito naka deflected na, kapag ito namang elevator na to naka deflected pataas, ang tendency ng ating aeroplano nose up. Okay, so tuloy na natin navigation. Lubricating points. So isa lang, so lubricating point. Yan. Kung makikita nyo yung grasa lumabas na dun. Kanina hindi yan ganyan. So lilinisin ko pa yan. Pinalabas ko yung lumang grasa. Punasan na lang natin, tapos sarado na natin itong panel. So hindi ko napapakita yung kabilang side kasi parehas lang, para mabilis din tayo matapos. At marami pa tayong gagawin. So
stay lang kayo hanggang sa matapos natin itong isang site. Lubricate yung left side, silat na tayo guys. Okay, samahan nyo magsilat pati doon sa right side, silat natin. So, akyat tayo para mapagsilat. Nalagyan na natin ng tape. Ito lang left side. Nalagyan ko lang ng tape sa akin. Tapos silat na tayo guys. Ulit-ulit no. Ulit-ulit si mechanic ko. Minomonitor ko kasi baka sumayang. Yan. So, tinanggal natin dito yung silat. Palitan natin. Linisin na rin natin ng konti. Let's go guys.
maglagay ng sealant at tapos na tayo left and right. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nanonood ng ating video. At kung nagustuhan niyo pong video natin, don't forget to hit the like button. So see you on the next video guys. Bye-bye!